Isa na naman po magandang araw sa ating mga viewers. Andito na naman po tayo sa panibagong episode ng Popimac TV Property and Lot Vlogs upang silipin po ang isang mango farm dito po sa bayan po ng Puya Po, Nueva Ecija. So, ang location po natin ay may layo lamang na 1 km away sa highway through Pangasinan and Nueva Ecija Road po yan. Tapos ang layo po natin sa Tiplex is siguro mga 15 minutes drive. Ang layo po natin sa Manila is 2 hours drive lamang po. No? So, Trubalintawak hanggang Tiplex exit po yan. So, ang babalag po natin ay isang mango farm na corner lot. So, ito po yung pisa ng property. Eh, nakikita nyo naman po, naka-perimeter fence na siya. Kasama po Jimmy Lino na yan. So, kung bibilangin po yan, nasa more or less, nasa 30 po yan. No? Medyo maliliit pa, hindi pa siya pang-harvest. Tapos, kung susukati po natin plantas ito, nasa may kit 100. Kasi corner lot po siya. Ikutin ko po para mas makita nyo yung, ano, yung sinasabi kong frontage. Na along Barangay Road. Ito po ay Barangay Road. So, rehistradong Barangay Road po ito. Eh, walang problema. So, sinabi po namin sa frontage. Talaga yung pinaka-corner lot niya. Abuti po talaga ng 100. So, ayan po yung mga mangga niya. Kasama po yan, ha? Yung mga dinadaanan natin. So, pinapakita na po natin yung mga dumadaan. Saka yung Barangay Road. Talaga pong may mga bahayan pa kasi dyan sa gawin dyan, eh. So, may mga kapit-bahay po kayo sa area. Hindi po siya liblib. Talagang rough road nga lang. Kasi, alam mo na, yung mga mayor, pagkakakaunti lang bahayan, syempre, hindi nila, ano yan, least priority nila yan. Tapos, ito, ganda rito sa view na to. Kaya, kasama yan. Kasama po yan lahat yan. So, ito na yung sinasabi kong corner lot. Doon tayo papasok sa kabilang dulo. Para po makita nyo. Tapos dito may kuryente na rin. Ayan o. Makulak ba converge na rito sa area. Pero parang wala pa akong nakikita. Pero yung mismong barangay, meron ng converge. Shout out pa. Shout out. JMDM. 78. So may 78 naman garaw. Na ganyang kalalaki. So mga bata po yung mga ganyan. So mga kaipa-iba pa kinabang. Ito yung corner lot na sinasabi ko. So yan. Ayan. O, diba? Ang haba ng frontage. Sasa may papasok tayo sa loob para mapasilip yung loob ng property. Pasensya na po kayo sa boses ko. At ako po ay pinaos. Dala ng yung weather natin. Minsan init, minsan lalamig. So, para lang may pasilip sa inyo itong kalsada pa lang pinapakita namin sa kaso now. Pero mamaya papasokin natin loob. No? Tapos dito may mga tabi na siyang rice field. Pero hindi kasama to. So ayan, may mga bahay na rito. Ayan, yung mga magiging kapit-bahay na kayo sa area. So pasok naman ang kahit sedan dito sa area. Actually, cemented road yung papasok dito. Tapos may konting gravel road. So wala kayo magiging problema sa kalsada. So ayan. So ito na rin po yung magiging pinaka muhon. Itong bayapit ng mangga na to. Ayan, yung part na yan. Yan yung pinaka boundary nung property. Square po ito, iikot. Area lang po namin para makita niyo yung shape nung manggahan ni Sir. Actually, kasama natin yung mismo seller ngayon. Siya nagturo sa atin yung property niya. So, ito na po yung loob. Nagkano rin siya dito. Para just in case yung tubig niya is hindi ma-stagnant. So, sa manggahan po kasi, importante yung hindi natutubig yung mangga. Dahil hindi lalaki. O maglalagas-lagas yung mga dahon. So ang ganda rito sa loob, malinis. Kita-kita nyo yung ganda rito sa loob. Tapos dito may building siya na although hindi naman na ano, kaya lang hindi napapakinabangan. Pero kung gusto nyo ba gawa ng kubo, pwede ba yan kasi may poste naman siya. Oh. So ayan. Tapos ito loob niya, pwede hili. May hili, may patag. So ayan, 360 tayo. Ayan yung itsura dito sa loob pag nasa loob ka. Oh. Ganda, di ba? So ayan yung ano niya mangga. Dito may ito mas mataas sa part.
Pero yung hiling niya, hindi ganun kataas. Magkakayang-kaya kahit bata, kahit matanda. Kayang-kayang umakyat. Hindi katulad ng ibang stick, alam niya yung sinasabi ko. Patag siya, kung tutusin patag. So, ayan. Ayan, oh. So, at least nakapapasilip naman po kami ng isang property sa inyo ngayong araw. So, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, sana po huwag niyong kalimutan magsubscribe. I-hit niyo po yung notification bell para po lagi updated sa aming mga listing. So, sana po makita kita tayo sa mga susunod na panahon. Pag po may mga gusto kayo i-vlog, i-message lang po ako. Ako po si Jan Paul Macaso. Yan po yung cellphone number ko, Viber, WhatsApp. Yan din po. So, ayan. Yun lang po. Until my next vlog po. Hope to see you soon. Paalam.